Okay, titingnan natin kung anong pangyayari, ha? Okay. So, nagbakasyon ba siya dito? Matagal na po. Okay. Sige, titingnan natin, tita, ha? Hindi kita makita. Wala ka ba talagang video? Wala eh. Tsaka yung phone ko lumana eh. Okay, sige, tignan natin, tita. So, wala akong alam sa pangyayari. Kailan, yung exact date na nawala siya? Kailangan ko malaman. August 23. August 23, anong year? Two years ago. Okay. Ilang taon na to si ate? 23. Okay, titingnan po. Titingnan po natin, ha? So, okay. Sige, dito lang po yan. Para marinig ni ate. Ate, nakikita mo kami? Nakikita mo ako? Oo. Okay. Oo. O, sige, sige. Yan. Itong damit niya, nalabhan na to, no? Hindi, nalabhan na po. Sige, pero... Pero, nandiyan pa rin yung amoy niya. Oh, susubukan ko, tita, kung may makatch up ako, ha? Kasi, 2 years ago na to, eh. Tita, nakikita mo to? Wait, oh. Okay. Tita, pag lumabas to, bad luck card to, death card to, ha? Okay. Okay. This one is travel and distance or nasa malayo. Okay? Okay. This is big amount of money or positive card. This is life, tita. Okay. Okay, life to. Ilan taong ka na, kuya? 39 po. 39. Buti pumayag sa atin na i-record natin. Kuha ka isa. So, this is you. Nasaan ka ngayon, tita? Nandito sa Laguna bahay. Saan? Santa Rosa, Laguna po. Ah, sa Laguna. So, hindi siya nakabiyahe dito, hindi siya nakasama. No? Hindi po. Bakit di ka nakabiyahe dito, tita? Wala po kami sa sasakyan. Okay, okay. Takot sa COVID. I want you to focus. Kumuha ka ngayon ng 7 cards of total again. Paano ibang nais sa atin? Tatay po mapunta po.
So, ikaw to. Kuya, pag may queen dito, ibig sabihin si ate to, ha? Ate, I have a question po. May alam po ba kayong karelasyon ng anak niyo? Ano po? May alam po bang karelasyon ng anak niyo bago siya nawala? Anong karelasyon? Ibig sabihin, boyfriend, ganyan. Kasi si... Hello, ate? Ha? May naging karelasyon po ba si si anak mo bago nawala? Meron. Nakikipag-communicate pa ba sa inyo? Hindi na po. May communication ba kayo? Wala na po. Kasi ang pinapakita dito ay may ano sa kanya eh. May lalaking humawak. Ibig sabihin, sumama siya. Kasi yung anak niyo medyo may pagka-sensitive at saka emotional. Oo. Matampuhin ko si ate. Nag-away ba kayo bago siyang nawala? Opo. Kasi pusa yung pagkaalis niya, te. Wala akong nakitang pwersahan. Wala nga. Titignan natin kung nakipagtanan ba siya, ha? Pero dito kasi sa card sa ate, may sinamahan siyang lalaki. Ang pinakita sa akin, nagtampo daw siya sa inyo. Pinagbawalan niyo ba to sa relasyon niya? Hindi naman. Kasi may tampo siya eh. Tapos, kaya siya umalis. No. Medyo palaban ko si ate kasi may pagka-sensitive at saka emotional. Yung pride niya ba? Yung parang ayaw niyang dinidiktahan siya. Totoo na naman. Titingnan natin si kung nasaan siya. Pero ang pinapakita sa akin dito ay may lalaking humawak sa kanya. Or let us say, may kasama siyang lalaki. Ha? Okay. Kasi una, walang pinakita sa akin pwersahan. Yung wala akong nakitang may threat siya. Okay? So, kusa yung pag-alis niya. May nakita akong parang naka-white na t-shirt. Tapos naka... parang maong na pants. Anong suot niya nung umalis siya? Black po. With ano... black, ano, terno. Terno? Baka yung lalaki. Titingnan natin kasi naka-white eh. May nakita akong naka-white eh. Pero yung guy, hindi na kayo nag-try magtanong? Yung... Hindi na po. Okay, tignan natin. Teha. Alam mo, bagay pa naman sa kanya yung medical field. Mag-doktora, mag-nurse, yun. Pat-pat. She's pretty, eh? Kuha ka ng 9 cards of total. Ate, hindi ba niya na-meet yung daddy niya? Na-meet na. Pero hindi sila ganun ka-close. Close po. Okay, tignan natin, Tia. Kasi may tampo siya eh. May personal na ano eh, si ate. Yung anak niya. Meron din siya tampo sa tatay niya. Oo, may ano nga siya. Yung feeling niya yung parang wala nakakaintindi sa kanya. Ganun nga. Kaya tinanong kita kung close pa sila ng tatay niya. Kasi parang most of the time, ano siya, nagsi-self-pity, blaming. Oo. Galit siya sa tatay niya. Pero close siya sa tatay niya, pero galit siya sa tatay niya. Naguluhan niya. Close sila pero... may personal... May personal ang ano. Tingnan natin siya. Nag-aaway sila palagi ng tatay niya. O kasi, ang ano kasi ng anak niyo is yun nga, yung may personal na tampo siya, lumalala.
Tapos ang iniisip niya, hindi daw siya naiintindihan. Okay. Ate, may suicidal thoughts yung anak niyo. Naku po, nahulaan niyo. Nag-try na ba ito magpakamatay? Sa lang po, nagpakamatay siya eh. Kailan niya ito ginawa? Pakamatay na po yan. Gusto niya lang mahulaan kasi kung nagpakamatay ba talaga? Pakamatay siya! O nagulas, yun lang ang gusto niyang tanong. Ayan o. Kasi sabi ng anak niya, nadulas sa tulay. Yun na, nung nakita ko na tumaligod na ako eh. Hello? Nasaan yung katawan niya? Hello? Hello? Oh, eto, tutuloy na. Oo, sandali. Sige, tumawag ka uli. Kailan niya ito ginawa? 2 years ago po. So, hindi siya nising, nagpakamatay. Gusto niya malaman kung nagpakamatay o nadulas sa tulay. Yun ang ano niya. Malalaman ko kasi yan, kuya. Para hindi na siya nagpulot siya. In denial siya na nagpakamatay ang anak niya o nadulas sa tulay. Tignan natin ang sinagot ng partners. Hello? 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 Ay, nakita na kita, ate. Akala ko missing to, ate, pero pinakita sa akin may suicidal thoughts siya. Nagpakamatay yung anak niya. Nagpakamatay siya. Ang sabi kasi sa akin ni Kuya, missing siya. Tapos may kasama pa siyang lalaki nung time na yun. Pero at home, walang foul play. Nagpakamatay siya. Oo ba? Bago siya nagpakamatay, nag-away muna kami. Hindi na yun kasi siya, sinisisi niya yung sarili niya. Ngayon, para gusto niyo malaman kung talagang nadulas lang ba sa tulay, kasi ang sabi ng kapatid na kasama niya, babae yun, paakyat na ng tulay, nadulas na lang. Oh, yun nga. Yun yung gusto niyang malaman. Kasi sinisisi niya talaga yung sarili niya. Kasira na ulo niyang tsahin ko. Anong naramdaman niya nung nalaman ko na nagpakamatay siya? Kasi, umaasa akong missing lang siya, pero, inanasal. Nung nakita ko, tumalikod na po ako eh. Sabi ko. Kasi death card to. Sinabi mo eh, di ba? Kaya nga sinabi mong ano, gumilid na akong ganun, sabi ko, talagang nagpakamatay siya. Nagpakamatay ko siya. Hindi siya nadulas, hindi siya ano, nagpakamatay siya talaga. Tingnan mo yung kilabot ng ano ko. Sumakit na yung ulo ko. Kasi kahit pa paano, umaasa akong buhay siya. Kasi, hindi kung sana sumama na lang siya sa lalaki or nagkagusto na lang siya. Pero yung pinakita sa akin na sadya yung pagkamatay niya. Ang damang ko yan. Ate, naulaan niyo. Kasi di, hindi ako manghula. Hindi ulang ginagawa ko. Ipinakita sa akin yung pangyayari. Hindi siya tahimik. Yun nga po. Nagmumulto siya. Hindi siya tahimik. Kailangan ko mapunta yung buhay niya. Nagpapakamto. Hindi ba kayang dasal na lang through here? Ano may proper way to? Ate, kailangan kita matulungan. Hindi siya tahimik. May nararamdaman ka ba sa bahay niyo? Nagpapanamdam ba siya? Nagpaparamdam siya sa may ilaw, sa anak niya, may anak siya eh. Oh, huwag ka muna magkwento, mas magandang wala akong alam. Okay? Okay. Ang important, saan ka yung banda? Siya lang po kami nakatira, pero nakabase na kami sa Japan ngayon. Pero dyan ba sa bahay niyo nagpaparamdam siya? Minsan
lang po. Okay. Hindi kailangan po siyang mapatawid. Ipapaschedule kita for cleansing kung okay lang sa inyo. Kasi para sa inyo po eh. Irene, kunin mo yung info ni ate. Ibibigay ko sa iyo yung isa kong admin para makausap mo sa cleansing natin. Kasi magka-cancel kami lahat pagka ganyan. Basta mag-usap kayo, ibibigay ko yung info niya, kuya. Kasi kailangan siya makatawid. Kailangan niya makatawid. O, sasabihin ko na. Para tuloy-tuloy na, ha? O, sige. Hinati niya yung buto. May tinabi siyang buto. Dadalhin daw rito sa Pilipinas. Ay, sinabi ko isama niya ng ilibing. O yan, ikaw na po magsabi. Antigas ng ulo. Bakit mo ginapalo? Hindi na nga okay yung pagkamatay niya. Iuwi niya raw rito sa Pilipinas. Dito ililibing. Bali nakalibing na ron sa kalibing pa rito. Dala mo yung buto? Nasa bahay ko. Saan? Sa Japan. Sa Japan ko. Nakalibing na yung kalahati. Nakatabi yung kalahati. Kasi iuwi ng Pilipinas, ililibing dito. Ate, kailangan natin mag-usap na maayos. Hindi. Kasi yung bata, this is a part of the heart. Dapat kung gusto niya dito, dapat binuo mo na lang. Sinabi ko nga po sa asawa ko na magsama-sama na yung kahit pag iuwi sa Pilipinas. Kasi yung kalbarang pinaka yung kaluluwa niya, hinahati. Kaya nagmumulto yung hindi bata. Hindi talaga, kahit naman ako, hindi talaga. Hindi talaga, promise. Kailangan natin itong ano, bilisan. Sabado, mag-ano tayo? Baka makausap ko siya pag pumunta ako dyan. Next week or bukas? Friday ngayon. Ano next week? Next week, sige po. Sabado, nilapan akong mga ate. Naninikip yung dibdib ko. Sabado, ibibigay ko kay kuya lahat ng info kung paano, ha? Yan, so. Maraming salamat sa pagtitiwala, ate. So, ito naman ay safe naman kayo kasi ibiblur naman namin lahat to. Ha? Wala naman din akong binanggit na pangalan. Even yung name niya. Name ni ate, wala. So, kung may name man, ikakat namin yon. Tapos, ibiblur ko to. Ayan. Maraming salamat sa pagtitiwala. See you soon, ate, ha? Sa Sabado. Ayan. Okay. Mag-ingat ka. God bless po. Okay. Thank you. Thank you. Gusto niyo malaman kung nagpakamatay o nadulas sa tulay. Bakit mo ginapalo? Hindi na nga okay yung pagkamatay niya. Meron din siya tapos sa tatay niya. Nagpakamatay siya eh. Ay, sa mga Nostronautics, thank you for watching and sharing my videos. Ngayon, ito na po ang pagtawid sa pagtulong ko doon sa hinate. Titignan natin kung anong ipapakita sa akin na aking mga baraka. Ready ka na, ate? Ask mo yung guidance. I want you to pick one. Got that look. Tumataas po ang balahibo ko. Sige lang, mother. Ako din. Pag may mga gumalaw dito sa kwarto ko, huwag kayong matakot, ha? Okay? Now, focus ka, ate. Kumuha ka ngayon ng 7 cards of total. Lagay mo dito. 7 po. Opo. Seven.
So, ikaw to, ha? Kung may queen dito, siya na to. Hindi na naman. Ayan na. Patayin yung balahibo. Okay. She's responding. Nakagitna siya, tita. I have a question. Kasi, ang pinapakita sa kanya, ang pinapanamdam sa akin dito is broken line relationship. Bakit parang against siya sa pagsasama ninyo ng father niya? Hindi ko maintindihan. May sinasabi siya. Pero hindi ko. Marunong ba sa mag-Tagalog? Hindi ko maintindihan eh. Japanese po kasi siya. Hindi ko masyado maintindihan ang sinasabi niya. Pero dito, para bang hindi niya tangkap na alam ba niya na nang bababae yung tatay niya, te? Opo. Lahat po kami. Isa yun sa reason. Plus, masama din loob niya dahil meron siyang failure relationship. Yes. Kasi po, may asawa yung guy. Oo, wag ka muna ikwento, te. This is tears. 8 is a lucky number pero nag-dark dito. So, ang unang reason ay actually gusto nga nitong lumayo. Gusto niyang lumayo, tita. Tapos, bakit may physical na nangyari? Meron po. Ano to? Nasaktan siya ng tatay niya? Nasampal ba to? 2 days before na mamatay siya. Physical, nasaktan siya ng tatay niya. Mag-anguso niya. Oh my God. Parang lalaki siya pinubo. Kinikilabutan ako, oh. Ako din po. Ako rin eh. Nandito siya. Ramdaman ko siya. Parang nasusukat eh. Sige na, okay. Tutulungan kita. Hindi ba lasing yung tatay niya nung binugbog siya, te? Kasi nakaamoy ako ng alak. So, ibig sabihin, nakainom siya nung time na yon. Nakainom po yung anak ko. Nakainom po yung anak ko nun. Nagkasagutan sila. Nagkasagutan po sila kasi aalis. Pagdadnay po ang anak ko ng lasing. Kaya siya binugbog ng ama. Parang hindi sampal ang ginawa sa kanya. Ano to? Sapak na yata to, ate. Bugbog po sa mukha. Sabi po niya lumanday. Mabula ang mata. So, ibig sabihin po niya, sabog na sabog yung labi niya? Opo. As in, may duhubab ang ilong. Pati yung mata pula. Kaya pala lalang sumama loob dito? Opo. Tignan na. May hinahanap siyang sharp object. Hindi ko alam kung blade or... blade. Para po mag-lash-lash. Lumalaki ulo ko. Alam mo pala may nakapatong dito, Tay. Anak ko na po yan. Paano yung nalaman na naghanap siya ng sharp object na maglalaslas siya? Kasi dito pinakita, naghanap siya ng sharp object that day. Kasi po, ugali niya po yan noon pa. Grade 7 pa lang, gano'n na po ang ugali niya. Ang magpakamatay, mag-shoot. Seriously. Nandito siya sa first cards eh. Tinitingnan ko yung mga doll ko, ate, kasi Japanese doll pa naman ito. Kuha ka ng 9 cards of total na gawin mo dito.
Kuya, alam mo yung itong ano na nakainom siya nung time na yon or hindi? Ngayon mo lang nalaman. Ngayon ko lang nalaman. Actually, alam ko na kanina kwento. Sa labas. So, hindi tayo nag-usap. Ngayon lang sinabi sa akin ng baraka. Oo. Kaya nga, nakatahimik na ako. Wala na. Nanginginig yung kamay ko. Kaya nga, parang lamig na. Paglalakbay. Ate, may paglalakbay siya. Ibig sabihin, andito pa. May anak ba tong lalaki? Meron po. Ayan, ako po ang pinaga. Yan na naman siya. Isecure daw yung anak ni lalaki. Ilang taon na yung anak ni lalaki? Dalawa. Bata pa nga. Insecure? No, insecure. Alagaan, bantayan. Kasi andito siya. So, Ace of Flower, Travel and Distance. Ibig sabihin, ate nandito pa siya. Nandiyan pa siya. Okay. Obserbahan niyo yung bata kung naglalaro ba mag-isa kasi maaring nilalapitan. Bantayan. Nakikita po ng bata ang ina. Tinatawag ba niya? Tinatawag po ang pangalan, tinuturoan niya siya, me. Ayun, ang kilabot. Grabe na, So, nandiyan siya. So, pag nagpupunta sa pinto, biglang titilin, mapupunta po sa akin kasi para may kinatakutan yung bata. Nagpapakita siya sa anak niya. Tinatawag niya yung anak niya. Tinatawag po yung bata kasi dalawang beses po na-disgrasya yung bata. Ate, isecure mo yung bata, ha? Ingatan, tita, ingatan. Isecure, ingatan. Isecure mo. Kung ano kayo, I don't know kung anong religion niyo, ha? Pero kung Catholic kayo, huwag niyo, lagyan niyo ng rosary ang bata, lalo na pag matulog, ilagay niyo sa unan. Yan. Opo. Kasi ito, makikita ko yan. Kasi this is mother and son. Patingin po. Yan. Yan. Mother and son kasi yan. Queen of heart and jack of heart. Kinilabutan po ako. Kasi never naman kami nagkwentuhan ni kuya na may anak na lalaki yan. Hindi alam. Pero ito, pinakita sa akin. Isecure niya lang yung bata. Yung kilabot ko, grabe. Ako din po, buong katawan ko, nanginginig na po ako. Cut that. Ano yung bakit? Mura yun. Oh. Ina, yun yung bakit. Bakit po? May narinig ako nagsalita sa ano, sa, dito sa tenga ko. Baka po ganun siya akin. Hindi, tutulungan kita ate, huwag ka mag-alala, tutulungan ko kayo. Mura yun, pero. Oo, mura yun. Anong salita that yun? Means, matapang po kasi ang anak ko eh. Pero sa akin, hindi po siya nagagalit sa akin. Sa tante niya. Titingnan natin, kasi nga pinakita sa akin na nasaktan siya physical. So, nakita ko nasampal siya. Basta, physical, nasaktan siya. Pagbugbog. Tapos nagulat ako. Hindi naman ako marunong mag-Japan or ano, pero may narinig ako na ganun na salita. Anak ko po yun, nagsalita. Galit po siya kasi bago siya namatay. Sige lang, tito, tulungan ko kayo, tiya. Kuha ka ng 12 cards. Tinitingnan ko yung paligid ko, ate. Ano po? Anak niya. Daddy niya. At
dati may revelation pa. Ano po yun? Ano po yung revelation? Feeling? May nakikita pa akong batang hindi na buo. Hindi ko alam kung nagpalaglag to. Buntis po siya. Dapat po niyang ipalaglag. Ipalalaglag sana niya. Kailan niya sinabi sa'yo? Kailan niyo nalaman? Noong tinatanong niya po ako kung magkano daw po ang pagpapalaglag kasi okay lang po dito sa Japan na maaang magpalaglag eh. Kuya, nagulat ako sa mga. Hindi ko rin po hindi niya pa sa akin ang kwento yan. So bago siya magpakamatay, buntis to ate? Opo. Shhh. Hindi ko rin po ng tita ko sa akin yan. Yung ulo ko parang mabibiya. Dapat pala kung nabuo yun. Lalaki din. Lalaki din. Last curse natin. So, meaning to say sa Japan, legal ang magpalaglag? Opo. Sinong tinanong niya, ikaw? Tinanong ko ako. Hindi po niya actually sinabi na muntis siya. Tinanong niya lang po ako po. Magkano ba ang magpalaglag? Para sa akin po, meaning nun, muntis siya. Kasi magtatanong sa akin ng gano'n, hindi siya muntis. Oo. O kasi pinakita dito sa cards din. Dalawang. Dalawang jack. Kata. Kaka-ate ng 13 cards, lagay mo dito. So may paglalakbay siya ate, hindi siya nakakatawid talaga. Kasi po inaalala siguro anak niya. This nga siya. Gusto niya matahimik, ate. Tingnan mo, parang inulit mo lang yung binunot kanina. Ano nga to? Happiness and love or at peace. So, gusto niya matahimik, ate. Bago kami nag-start, pinakita ko muna yung apat na baraha. Oo, naka-record mo. And, so, Ace of Flower paglalakbay. So, ibig sabihin, nandyan pa rin siya. Kaya nararamdaman ng bata. Nakikita siya ng anak niya. Revelation na pinakita sa akin ay tinatawag na buntis siya. So, makikita yung ulo ko. Sinabi din po niya sa kapatid niya na buntis siya eh. Wala siyang nakwento sa akin yan. Wala siyang nakwento. Tanong mo siya. So, hindi mo, hindi to alam ni Kuya. Ngayon lang niya nalaman to kung hindi ko binuksan yung baraha ko. Wala. Wala siyang kwento yun. Hindi niya sa akin nasabi wala. Yan. Wala siyang kwento eh. Kaya hindi ko masabi-sabi ang lagi sa pamangking ko. Hindi niya. Kasi pinapangaralan na ako ng pamangking ko. Dapat na talaga, ate. Lakasan mo lang loob mo. Hindi rin naman kita masisisi sa pagmamahal mo sa anak mo. Kuya, ano nararamdaman mo ngayon na pinakita lahat sa atin to? Kinikilabutan pa ako. Kinikilabutan po ako at para namamaga yung ulo ko. Oo. Yun yung nararamdaman ano, ko. Gusto ko umiyak. Ate, tatawid kami ngayon. Titignan namin kung makakausap ni Kuya or makikita niya yung anak niyo. Okay, dyan ka lang ha. Steady ka lang dyan. Kasi dito hinihiling niya sa akin, hinihiling niya sa baraha, yung katahimikan. Okay, yung pagiging at peace niya. So, ibig sabihin, hindi lang siya yung namatay, pati yung dinadala niya. Oh my God, I'm so sorry.
Ready ka na, kuya. Ikot ka dito. Kung may marinig ka, kuya, may maramdaman ka, sabihin mo sa akin. Pamangkin ko. Kayanin mo, ha? Para makausap ko, anak ko. Minutes, hindi ka makatawid, huwag nating pilitin, baka possession na mangyayari sa'yo. Pag makita mo siya, kausapin mo agad. Ano yung nani? Ano? Nani, ano? Ano? Nani. Oh. Nani, ano? No. What? Tito mo kita, lumapit ka. Nasa may left side ko, may gumagalaw, pero ang layo, hindi ko masyadong makita. Sige kuya, tuloy-tuloy kuya. Huwag kang bumitaw, andiyan ka na. Dito sa left side ko, ang layo, hindi ko siya makita. Tawagin mo yung pangalan ko. Hey, dito. Come here. Oide, sabi mo, oide. Halika dito, oide. Ang ibig sabihin. Gumagalaw siya nandito siya. Ayaw niya lumapit. Ate, may nakikita akong parang notebook. Hindi ko alam kung may sinusulat siya. Mahilig siya magsulat. Mahilig po siya mag-drawing. Artist mo kasi siya. O, pinapakita niya sa akin. Nasa iyo pa yung mga libro, ay yung mga drawing niya. Nasa Pilipinas po yung iba, meron siya. Ayaw niya bumapit. Kuya, tawagin mo yung pangalas ko. Pero kumagalaw siya ng dito siya, o. May pinapakita ba sa'yo? Hindi ko nga maintindihan yung galaw niya eh. Kung sumasayaw ba siya? Ano? Ang layo niya eh. Mahaba, puti. Pero malayo siya, hindi siya makita. Ayaw niyang lumapit. Nasa madilim ako, siya lang ang nakikita ko. Nandito siya sa kaliwa ko. Ang sakit na ng dibdib ko, bilisan mo. Medyo nakikita ko siya rin sa kaliwa. Madilim. Siya lang nakaputi. Lumapit ka kasi. Tito to, tito. Pinsan mo ko. Walang tutulong sa'yo. Kilala ka niya. Tawagin mo siya. Kilala ka niya. Oh, it's good.
May mata nakatingin sa akin. Mata ng galit. Ate, ano yung salte? Salte? Oo. Ano po yun? Napakawalang hiya. Bakit puro mura? Ano po niya yun? Mukhang bibig po niya yung paggalit. Ano yun, pe? Napakawalang galit hiya. Galit na galit na mata nakatingin sa akin. Mata lang nakikita ko, walang mukha. Umiiyak, tita. Galit. Galit pa rin siya. Galit siya na tumunod na tumalan si Tunay. Galit pa rin siya hanggang ngayon. Galit. Puro ano yung nakikita mo? Ano yung sinabi ko? Ano yung? Saite. Anong saite, pe? Malangaya. Bukang pinag po niya ang saite, ibig po sabihin nun, walang hiya, as in, wala kang, hindi ka isang tao. Ayan din naman. Napakababang tao. Yung po ang tamang sanita nun, napakababang tao. Ay, ibabalik ko si kuya. Ibabalik ko kasi galit. Tingnan ka maluwag, kuya. Tingnan ka maluwag. Pumili ka din. Hindi ko alam yung mga salita ng ano. Ano yung salita na yun? Bukang bibig po niya yung paggalit ang alam ko, Saite. No, thank you. Ate, hindi ko alam yung mga salitang anhing, Japan. Opo. Pero ngayon narinig ko talaga, te. Binabigkas niya sa akin, tapos mga mura pala yun. Opo. Tapos may pinakita nga siya sa aking ano, parang notebook na pinagsusulatan niya, pinaguguhitan niya. Nasaan yun? Nasa bahay po. Naitabi niyo pa? Naitatabi naman po. Saan banda? Sa kwarto po niya. Saan dyan? Opo. Hindi po. Doon po sa bahay ng ex ko. Kailangan natin yung makuha, kuya. May message doon eh. May bahay ba kayo dito na pwede kong mapuntahan kahit luma? O, meron po. Kailangan ko kasi siyang mapatawid kasi isipin mo hindi ako marunong mag-Japan. Pero may mga words dito na hindi ko maintindihan. So, masama loob niya sa tatay niya. Lalo na yung sinaktan siguro siya, te. Sa akin po, hindi po ba siya ganyan? Ah, wala naman siyang inano sa'yo. Sa tatay niya. Kasi po, yung tatay niya, pinabayaan yung apo ko. Nalaktos yung hita. Tapos, dahil hindi tinitingnan yung bata. Nasakal sa helmet. Yung sa helmet pa. Hindi pa tayo tapos, ate. Kuya, saan yung bahay talaga niya dito na nakapunta si ano? Santa Rosa, Laguna. Kailangan talaga natin mapuntahan yun. Ate, kailangan talaga namin mapuntahan yun. Opo. Kailangan ko mapuntahan, te, kasi may paglalakbay siya. Ibig sabihin, hindi talaga siya makatawid-tawid, tapos gali. Kailangan ko muna pumunta ron para maglinis dahil talagang abandonadong bahay yun. So, wala na nakatira doon. Sige, wag tayo bibigyan ko ng time si kuya para makapag-ayos. Para din maayos din yung mga schedule ko. Kasi,
gusto ko kayong tulungan, lalo na yung anak mo. Nakita ko pa dito na hindi lang siya ang namatay, dalawa sila. The only way is doon talaga sa bahay. Wala naman siyang sinabi sa akin na galit sa'yo, pero yung sa tatay niya. Kasi po, ang tatay niya ang talagang, pinakapunong tulo ng paghiniwalay namin. Pati ang anak ko, battered wife din po kasi ako ngayon, nag-divorce kami kasi ng babae pati siya. Then, kapalit ko, yung anak ko namang namatay ang pinubugbog niya. Kapalit ko, mama, pagkatapos mo, ako naman ang pinubugbog ni papa. At then, bugbog sa lalo na parang lalaki ko suntukin. May sasabihin po ako sa inyo, ang gusto, bago po siya mamatay, nakiusap siya sa amin na yung punch ng buto niya, ihagis daw po sa dagat. Kaya po nagtabi kami. Sige, gawin natin yan. Kung yan ang hiniling niya. Hi sa mga Nostronautics Worldwide. Ayan, maraming salamat po sa panunood niyo sa Hinati Part 2. At abang-abang lang po kayo dahil mas lalong hahamunin ang inyong tatag ng loob sa Part 3 nito. Maraming salamat din po dahil nakuha na po natin ang 300,000 subscribers. And dahil dyan, magkakaroon po tayo, mamimigay po tayo ng 5 groceries at 5 cards na galing po sa akin. At lalagyan ko po ng perma ang 5 cards at ang 5 grocery po natin ay may blessing ko po. Kamusta po ang panonood nyo sa Hinati Part 2? Huwag nyo pong kalimutan na mag-comment, #JKustura, #JKusturaDreamTeam, and #HinatiPart2Revelacion. Dito po natin kukunin ang 10 winners po sa 5 grocery at 5 cards po natin sa YouTube live ko po bilang pasasalamat sa inyo. Thank you so much, Nostronautics. I love you.